na kahit anong mangyari, dapat take action. Take massive action consistently. Kahit may humarang sa'yo, tuloy. Sobrang fulfilling. Sobrang sarap. Nakakataas ng confidence at energy. Yes, good day to you guys. My name is MJ Lopez and welcome to another podcast. It's Principles by MJ Lopez, and here in this podcast, we are going to share with you principles in life, business success, and leadership that can help you create a more meaningful and successful life. And today, we will share with you a lot of value because it's all about achieving goals. I'm pretty sure lahat naman kayo gusto nyong ma-achieve yung goals nyo. And if you are watching this video, listening to this podcast, I'm pretty sure that you want to be successful. I'm pretty sure that you want to achieve your goals and dreams. So bago natin pag-usapan yung step-by-step process para ma-achieve nyo yung goals nyo, pag-usapan muna natin, teka, ano ba yung problema ng mga tao? Bakit ba hindi nila nakukuha yung mga goals nila? Number one, hindi sila naniniwalang deserve nila. Number two, because they don't have self-worth, they don't have discipline, hindi sila naniniwalang deserve nila, hindi sila naniniwalang posible o kaya nila, hindi sila nagtetake ng action. And maybe the main reason why people don't believe that they can achieve their goals and dreams, wala kasing structure, wala kasi silang proseso. And most of the time, hindi natin alam ano ba talaga ang proseso sa pag-achieve ng goals. Yung iba kasi, nakachamba lang, tas hindi na maulit. Yung iba kasi, nakuha yung goal nila, tumigil na. Because again, walang proseso, walang structure. So right now, isashare ko sa inyo ano ba yung personal na ginagawa ko sa sarili ko. Bakit nakapagtayo ako ng maraming companies? Bakit patuloy na umaangat ang MJ Lopez brand at lahat ng companies ko patuloy na lumalaki? Ituturo ko rin sa inyo yung step-by-step process na tinuturo ko sa mga leaders ko na ngayon, mga milyonaryo na at yung iba, moving forward, papunta na doon. Because if you have like a goal and a vision, you will start with an idea, di ba? An idea that you can, that you want it so bad. The problem is, para lang siyang ibabaw ng table. So kung ang goal, ganito yung tsura niyan, guys. Para lang siyang table. Imagine nyo na lang table yan, ha? This is like the idea. And yes, we can actually believe that we can. Yun yung goal eh. Maniwala kang deserve mo, maniwala kang kaya mo, maniwala kang posible yun sa'yo. The problem is, without a structure, without results, without the step-by-step process, without seeing other people, without having a mentor or a reference, ang hirap sa ating paniwalaan. Buti na lang may social media na. Buti na lang may podcast, may videos like this. So, una, magiging buong belief system siya. Paniniwalaan mo siya kung, number one, may makikita kang ibang tao na nagawa na rin. Number two, kung alam mo yung proseso, paano mo magagawa. Number three, kung merong nagre-reaffirm sa'yo na teka, yan din yung ginawa ko, effective yan. And number four, kung little by little, nakakapag-create ka na ng resulta. So magiging ganap na table na siya, tatayo na siya, and that's what we call a belief system. Pag naging belief system siya na kaya mo, uulit-ulitin mo lang yung proseso. At nakakatawa lang guys, kasi ito yung nakakatawa. Pag na-achieve mo yung goal mo, you will not stop. Tuloy-tuloy siya, dire-diretso siya. Yun yung sobrang saya dito. Pag nakuha mo yung pattern, hindi na siya sobrang hirap bago mo makuha yung goals mo. It is more on, para na siyang laro, para na siyang game na try ko kaya to, try ko kaya to, try ko kaya to. And then yun, boom. Oo nga no, grabe. Yun lang pala yung proseso. Hanggang sa pwede mo na siyang i-share sa iba. So let's talk about the 7 steps to achieve your goals. So I'm gonna share with you step-by-step process on how to achieve your goals and how to sustain achieving more and more in your life. So step number 1 is
Sarap ng ganito, oh, no, may piniflip ka talaga. Tapos naririnig nila sa podcast yung ano, yung tunog niya. Anyway, step number one is decide. Mag-decide ka muna. Gusto mo ba talaga? O gustong gusto mo talaga? Or the best is, are you committed to achieve your goals? Kasi once you are decided, I'm not talking about parang trip mo lang, parang gusto mo lang, parang pwede yun na, parang trip ko yun na, parang okay yun na. I'm talking about a firm decision na this is what I want. I wanna drive that car. I wanna build more businesses. I wanna build companies. I wanna build my own holdings company. I wanna build a house, build a home. I wanna build apartments. I wanna invest. I wanna study. I wanna watch this video. I wanna listen to this podcast over and over. It's a decision, guys. So bottom line, pag decided ka sa bagay na gustong gusto mo, automatic mamomotivate ka. Automatic you will take massive action. But the thing is, ano ba talaga yung gusto mo? Kasi most of the time, nagde-decide tayo, number one, base sa gusto ng ibang tao. Number two, base sa impluensya lang ng ibang tao. Ang nangyayari doon, pag nag-decide ka base lang sa gusto ng iba, pag nag-quit ka, sumuko ka, meron ka ngayong excuse. Pwede mong sabihin na, hindi naman talaga yun yung gusto ko. Hindi naman talaga yun yung goal ko. So ito yung akin. Kaya hindi ma-achieve yung goal, kasi hindi mo yung goal. Kaya hindi ma-achieve yung goal, kasi step one pa lang mali na. Marami ba kayong kakilala na take ng action, tuloy-tuloy, may disiplina naman, pero hindi makuha yung goal nila. Kasi baka hindi nila gusto yun. Baka hindi para sa kanila yun. So the bigger question is, ano ba yung para sa'yo? So I want you to ask yourself right now, what do I really want in life? Yung tipong pag pinag-uusapan, pag kinikwento mo, nagniningning yung mata mo. Pag kinikwento mo, nai-excite ka. Yun yung goal na dapat mong iset. So ano ba yung guideline para malaman natin ano yung goal para sa'yo? It's what we call smarter goals. S represents specific. M represents measurable. A is attainable. R is risky. T is time-bound. E is exciting. R is relevant. So, specific muna tayo. Kailangan malinaw na malinaw yung goal mo. So, it will be tangible in your mind. Kasabihin ng iba, mga negosyante, masyadong materialistic. It's because it's easy to anchor yourself towards a physical thing. Something that already exists in this world. Yun yung pinakamadaling i-achieve kasi nag-i-exist na, kasi andyan na. Like, ang daling isipin na magkaka-cellphone ako. Kasi for sure nakakita ka na ng cellphone. Ang daling isipin na makakabili ako ng kotse kasi for sure nakakita ka na ng kotse. And it's searchable. But the thing is, when I ask people, ano ba goal mo? Yumaman. Okay, ano yung mayaman sa'yo? Gano'ng kayaman? Gano'ng kayaman ba yung gusto mo? Kailangan may figure, kailangan tangible, kailangan may numero. That is why we have money goals. Kasi maliban sa ang money goal, specific siya, sobrang measurable siya. Nasusukat siya. Pag ang bagay may presyo, madaling makuha. Tandaan nyo yan ha. Pag ang bagay may presyo, sobrang madaling makuha. Kasi anything na may presyo, madaling kumpyutin. You can easily compute kung paano mo makukuha yung bagay na yun. So it has to be measurable and specific. Clarity is the key. Kailangan sobrang linaw. And ang kagandahan dito, when you are really clear with your intention, mas nararamdaman ng katawan mo yung possibilities niya. At again, mas compelling siya sa'yo. So, make sure, number one, you really want it. Number two, it is really clear. Now, ano yung example? Pag ikaw nagsaset na ng goal and you want it to be really specific and measurable, what's happening is, nagsasearch ka.
Ito yung kagandahan. When we are doing nothing, ang nangyayari kasi sa utak natin, naghahanap tayo ng past negative experiences. If you are not trying something new, if you are not thinking about goals and dreams, if you are not thinking about your future, or maybe if you are not present in this moment right now, lagi kang babalik sa past. It is a brain pattern. So normally, if you are not asking yourself about your goals, if you are not thinking about your goals, you will think about the past. So puro negative yung nakikita mo. Especially, when we go back to the past, laging ang nakikita natin yung mali, kung saan tayo lugi, kung saan tayo nasaktan. Kasi we tend to remember things that are super painful to us. That is why, ang kagandahan, when you are really specific, nagre-research ka about your goals, grabe. Kasi, you will ask yourself the right questions. Ano ba yung lagi kong sinasabi sa inyo? The questions you ask yourself will determine the course of your destiny. Kung ano yung itinatanong mo sa sarili mo araw-araw, doon nakadepende yung future mo. If you think about it, pag bumalik ka sa past, bakit ba ako nasaktan? Bakit ba niya yung ginawa sa akin? Deserve ko ba to? If you are asking yourself those questions, yari ka. Talo ka dun. Pero kung hinahanap mo yung specific goal mo, something measurable, ano tinatanong mo? What do I want? Gusto ko ba tong kotse na to? Maganda ba tong kotse na to? Maganda ba tong bahay na to? Gusto ko ba ng gantong savings? Now, you are asking yourself better questions. Pag nasanay ka sa ganyan, it is a great pattern to begin with. Next, attainable. Dapat naman posibleng mangyari. At dapat posibleng mangyari sa'yo. Walang masama. If you are like really poor right now, nag-start ako, ang goal ko agad 9-11. Pero, may tinatawag na goal setting, ha? Yes, goal ko 9-11. Yes, goal ko Porsche. Yes, goal ko maging sobrang yaman. Pero meron akong mga maliliit na tiny goals na alam kong attainable sa akin at pinaniniwalaan ko. The problem with most people is, sobrang taas lagi ng goal natin. Again, walang masama doon. Pero kung meron kang sobrang taas na goal, remember that it is a staircase. Hagdan po yan. Hindi mo kayang ihakbang agad sa step 10 or step 20 kung wala ka pang step 1. So acknowledge na maybe you have big goals, but you have to have tiny goals. You have to have something achievable na risky pa rin. That's R. Kumbaga, yes, attainable. Yes, pwedeng mangyari. Pero dapat, medyo mahihirapan ka rin. Macha-challenge ka rin. Kasi sa risky, nakadepende yung tinatawag na growth. And kaya tayo nagsaset ng goal as an anchor, syempre para ma-achieve. Pero ang kagandahan niyan, yung growth mo, nandun sa journey mo towards your goals. Yun yung kagandahan nun. Time-bound. Kailangan may deadline. Think about it. Nung high school tayo, may project. Tinanong mo, Ma'am, kailan ipapasa? Bahala kayo. Pustahan tayo, majority dyan hindi magpapasa. Eh kasi walang deadline eh. Pero sinabi, ang deadline Monday. Gagawin mo ba ng Friday? Yung iba, oo. Pero probably ikaw nakangiti ka ngayon kasi hindi. Gagawin mo ba ng Saturday? Maybe. Gagawin mo ba ng Sunday? Maybe Sunday night. Pero ito yung malupet, yung mga kagaya ko, Monday morning gagawin. Pero, ginawa pa rin natin. Kasi may deadline. I'm gonna share with you a very important story in our life. It's my mom. 19 siya nun. She has a lot of side hustles. She's selling Avon, Natasha Boardwalk, Divisoria Products. Nagtitinda siya ng pitaka. Sa amin nag-start yung leather wallet sa Philippines. Tapos siya yung founder nung belt na may balisong sa loob. So, things like that. Talagang napakarami niyang binibenta kasi nga galing kami sa hirap. So, yung mom ko, nag-decide siya na i-advance. Kumuha ng lisensya, mag-driving lesson kahit wala pa siyang kotse. Sabi ng lola ko, Unni, bakit ka nagda-driving lesson? Wala ka namang kotse. At wala ka namang pambili. Take note, guys. Sabi ng mom ko, Nay, balang araw, take note, balang araw, magkakakotse po ako. Ano term na ginamit? Balang
araw. And then, during those times, within that month then, meron siyang kakilala na nagbebenta ng bahay. Alam nila na si mama maraming side hustle, so sabi ng kakilala niya, ne, ibenta mo tong bahay na to. So nag-aahente rin siya ng bahay. So first time niyang makikita yung bahay, magtitripping sila ngayon doon sa bahay kasi meron na siyang buyer. Ito yung nangyari. Nung nakita niya yung bahay, instead na ibenta niya, siya yung na-inlove dun sa bahay. At nag-decide siya. Ang sabi niya, pag itong bahay na to, hindi binili ng buyer ko, akin tong bahay na to. So, may time bound. Akin na yan. I want that house. So, pag hindi binili ng buyer, akin. Eh, hindi binili. Take note ulit sa term. Yung kotse, balang araw. Yung bahay, pag hindi binili, akin yung bahay na yan. June nangyari yon. December, nakatara kami sa bahay. Walang kotse. In reality, mas mahal yung bahay, mas mura yung kotse. Ang pangarap niyang kotse nun, tig 50,000 pa lang. That's like a charade. Alam ko ngayon, wala na yun eh. Pero yung bahay, 2.5 million. Paano nangyari yon? Kasi decided, kasi may elevated emotion, kasi gustong gusto niya, at kasi time bound. So every time na magsiset kayo ng goal, lagyan nyo ng deadline. Next, dapat nakaka-excite. Again, hindi ka pwedeng mahirapan, mapagod, mag-pursue, disiplinahin yung sarili kung hindi ka na-excite sa goal mo. The main reason why yung iba hindi pinapursue yung goal nila, hindi nagtitake ng action, kasi nga, hindi sila excited doon sa goal nila. Sila mismo, hindi excited na makuha yung goal. But if you really want something so bad, kahit anong mangyari, kukunin mo yan eh. And make sure that if you want this to be sustainable, yung goals mo relevant sa isa't isa. If you are in business, initially, dapat lahat ng pinagbibili mo, lahat ng ginagol mo, related sa pagpapalaki ng negosyo mo. Related sa career mo. Related din sa lahat ng gusto mo for yourself. Kasi a lot of people, ganito nangyayari. May na-achieve na sila sa business nila. And they will do self-love. Walang masama doon. May na-achieve na sila sa career nila. And they will buy things for themselves. Walang masama doon. Ito problema. May na-achieve na silang malaki sa career and business nila. Pero yung gastos nila, sobrang malayo dun sa ginagawa nila. Something na kakain ng panahon at oras doon sa negosyo or sa career na ginagawa nila. What will happen then is, you have material things, you have this thing na nagnanakaw ng panahon mo para magawa mo lalo yung negosyo to make it more sustainable, to create a system. Now, this is super applicable do sa mga taong nagsisimula pa lang. Example, negosyante ka, nasa sales ka. Bili ka ng suit, bili ka ng shoes, bili ka ng relo. Relevant yon. Kasi nagagamit mo yun sa meetings eh. Pag may meeting ka, maganda yung presentable ka. Maganda yung makakapag-create ka ng maayos na first impression. Yung mga nasa network marketing, nasa insurance, or if you are in e-commerce, mahalaga yung laptop. Pero yung iba kasi, imbis na mag-focus sa business, bibili ng kung ano-ano, like gaming laptop. Hindi naman siya mag-games. Mangyayari, gaming laptop yon gagamitin mo ngayon. Nag-games ka, imbis na ginamit mo yung laptop pang edit, pang gawa ng videos, pang gawa ng content. O kaya yung iba, hindi ka naman passionate sa instrument, bumili ka ng gitara. Bakit? Kasi yung kliyente mo, ang gusto daw niya, magaling kumanta at mag-gitara. So, anong nangyari? Nawala yung focus mo, kasi yung kliyente mo, pinrospect mo na rin sa buhay mo. Hindi relevant yung goal kasi nag-aaral ka na ngayon ng gitara para kantahan yung kliyente mo. Ibang klase, di ba? Nyaks! Nyaks! So, bottom line, guys. Grabe, no? Since nagsisimula pa lang tayo sa podcast, guys. Yung sound effects po natin, manual muna, ha? Pagtyagaan nyo muna yan, guys. So, this is how you actually decide.
kailangan merong structure yung pagde-decide mo. So, pinakamaganda na ituro ko to sa first ever episode natin, yung tinatawag na write your goals. Very important na nakasulat yung goals natin. Again, bakit? It's because when you write your goals, gumagana lahat ng senses mo. Tapos, nag-iisip ka ng malalim. Tapos, you are focused and you are paying attention doon sa sinusulat mo. That way, nagiging totoo siya sa brain mo. As if, yung sinulat mo, it is already a past experience. Na parang, habang sinusulat mo yung goal ng kotse, sa utak mo, as if nangyayari na siya. That way, mas madali mo siyang maa-attract. Mas madali ka makakapag-build ng character related to that. Mas madali kang makakapag-take ng action related to that. Kasi ang problema sa iba, pag hindi sinulat yung goal, hindi decided sa goal, walang structure yung goal, kapag tinatry na nilang i-pursue, nahihirapan sila, nabibigatan sila. It's not natural. But if you want this to be like effortless, just like what I do, na paano ko nagagawa itong content, paano ko nagagawa itong mga podcast na ganito, ang dami kong minamanage na company, it's because naa-attract ko siya. Naa-attract ko yung being and character kasi nga, nakasulat, kasi may structure. And tandaan nyo guys, na only 5% ng mga taong nakikinig at nanonood yung nagsusulat ng goals. Kaya ko konti lang yung nakakakuha. And this is me hoping na ma-inspire kayo na yung 5%, gawin natin 100% na lahat kayo nagsusulat ngayon. Na lahat kayo nagtitake notes at lahat kayo nagsusulat ng goals. Because sobrang fulfilling, sobrang sarap, nakakataas ng confidence at energy yung may na-achieve kang goal kahit maliliit na bagay. So, isulat yung goal, gawa ng checklist yan, i-check ng i-check, and mind you guys, I have more than 3 notebooks na punong-puno na ng goals na na-achieve ko na. Kahit maliliit na bagay sinusulat ko doon, and it is extremely effective. Kahit sinong mentor yung marinig nyo, yung mga effective mentors like Tony Robbins, Bob Proctor, Jim Rohn, MJ Lopez, lahat yan laging nagpapasulat ng goals. Kasi nga, it is a solid structure and pattern na gumagana na dati pa at hanggang ngayon effective siya. So, write your goals. Para, pag nagbibuild ka ng habit early in the morning, pagising mo sa umaga, yun agad yung i-check mo. After you meditate or before you meditate, you can check your goals. Next, pag decided ka na, step number 2 na, which is plan. Kung wala kang structure, like time-bound, kung hindi mo sinunod yung smarter, mahirap talagang mag-create ng plano. Diba? So, the main reason why naka-smarter siya, kasi gagawa natin siya ng clear plan. Now, here's the catch. You should plan the whole year, first day of the year. Plan the whole month, first day of the month. Plan the whole week, the weekend before, and plan the whole day the night before. Napapansin ko guys, na kapag walang structure, sobrang baba ng productivity level ko. So, ang gagawin nyo guys, ako personally, what I do, is December pa lang, na-stress na ako nyan. Not in a bad way ha. Na-stress na ako kasi iniisip ko na, teka, ano yung pwede kong ma-achieve next year? Ano yung gusto kong ma-achieve? Ano yung kaya kong ma-achieve? Ano yung mga gusto kong mangyari? So, I'm mentally rehearsing that every single day. Ano yung gusto kong mangyari sa buong dekada ko at buong taon ko? How can I build that life? How can I design my year? So, gagawa ako ng malinaw na goals at plano. Ngayon, okay na ako. Nakagawa na ako. D1 pa lang. January 1, habang nagpapaputok yung mga tao, habang kumakain, ako nagsusulat. Nagno-notes. Gumagawa ng malinaw na malinaw na malinaw na plano. Goals and plan. And then, ipaplano ko na ano yung pwede kong gawing momentum first month pa lang ng taon. And then, hihimayin ko yon sa weekly agenda, sa weekly task. At bago ako matulog, malinaw sa akin anong gagawin ko bukas. So what I do, I have this daily task or daily
Kung ayaw niyo yung task na term, you can call it daily goals na dapat mong ma-accomplish within the day. Ang ginagawa ko dito, guys, I have what we call the non-negotiables. Okay? So, we have the NN. Non-negotiables. Ano to? Ito yung kailangan kong gawin daily na hindi pwedeng mawala. Example. Personal structure ko to, guys, ha. Kailangan magigising ako ng wake up early. Kung hindi ako magigising ng early, hindi na lang ako matutulog. Hindi nyo ako kailangan gayahin, pero that's me. Hard ako sa sarili ko, I know. Kaya ako strong, kaya ako ganito. Because this is what I want. Gusto ko talagang masunod yung structure ko. Kasi nai-stress ako pag hindi ko nagagawa yung gusto ko. That's me. Alright? Next. After waking up early, importante na meron akong konting form ng exercise. Kung hindi ako makakapag-gym, hindi ako makakapag-jogging, hindi ako makakapag high-intensity interval training, I will do my best to do a form of exercise. And while I'm doing exercise, dito ko sinasabay yung affirmation ko. Para yung affirmation ko may physical na structure. For example, habang nagtumatakbo, habang nagbabasketball, habang nagmamuay thai, habang nagsha-shadow boxing ako, doon ako nag-a-affirm. I'm strong. I'm brave. I'm a multimillionaire. I'm unstoppable. So, habang may physical engagement, napansin ko na pag nag-a-affirm ka, mas powerful. That's my technique, guys, no? Natutunan ko to kay Tony Robbins. That's how he is priming himself. Na pag nagja-jogging siya, paulit-ulit siya, I'm unstoppable habang tumatakbo. So this is something that you can also incorporate. But for me, this is non-negotiables. Next, inom ako syempre ng maraming tubig pagkagising, tapos supplements ko. Syempre, moringa yung ginagamit natin supplements. Napakaganda niya, guys. Next, after my water, tapos supplements, tapos exercise, magme-meditate ako. And this is where I mentally rehearse the results and the ideal day. So here's my pattern. Yung results ko long term, tapos i-mentally rehearse ko yung ideal day, and then i-rehearse ko rin sarili ko na nasa proseso. Kasi the problem with most people, ang minemeditate lang nila yung resulta. Ang hirap pa rin mag-take ng action nun, hindi pa rin yun magiging magaan kasi sa resulta ka lang nakatingin. Ang ginagawa ko, minemeditate ko rin yung sarili ko na nasa proseso, pero instead of struggles yung nakikita ko, ang nakikita ko magaan lang. And I'm seeing myself smiling, happy, while in the process. Yun yung technique. Para maging automatic siya sa programa mo. After meditation, guys, of course, very important, yung tinatawag na moringa coffee natin. So this is actually a reward system. Now, normally, non-negotiables din sa akin yung content. Pero ngayon, since I have the leverage, I don't do it daily na. Kasi nakaschedule na yung post ko every week. So tinatapos namin yung videos the whole week, tapos nakaready na siya for uploads. Ginagawa ko doon, nakaschedule na lang siya kung kailan siya marirelease. But this is also a non-negotiable daily, nagkakataon lang na planado na siya weekly. Because I have my own MJ Lopez media team na. Diba guys? Isang company na rin pala si MJ Lopez Media. Now, I'm creating content. Because creating content is my way of helping people and my way of paying it forward. Dito ko binabalik sa mundo yung mga blessings na nare-receive ko. I'm sharing knowledge, skills, and principles with you guys. And then, of course, I have all my business appointments. Anything related to my business and my goals, gagawin ko yan maghapon. So I have a solid structure daily. So kailangan meron kang malinaw na plano. Alam mo yung araw-araw mong gagawin. Ang kagandahan dito, guys, my goal is before 2 p.m. Before 2 p.m., dapat tapos ko na lahat ng non-negotiables ko.
Tapos ko na lahat ng mga dapat kong gawin. So that anything beyond 2 p.m. is an addition. Is more on growth. Dagdag na to. Kasi ang ginagawa ko ngayon, I'm beating myself. I'm trying to actually compete with myself na ito yung sinet kong goal, kailangan maunahan ko yung sinet kong goal. Na kahit alam kong sinet kong goal, medyo imposible, medyo mahirap, medyo challenging, itatry ko pa rin unahan yung sinet ko. Ganun kasi ako sa sarili ko. I'm extremely competitive, but I've learned how to actually compete with myself. Now, meron ka ng malinaw na plano, meron ka ng structure. The next is, of course, just take action. But bottom line, dagdagan natin yung word, take massive, massive action. Actionan mo lang. Kasi ang problema naman sa mga tao, set ng goal, hindi naman ina-actionan. Ito worse, nagplano. Tapos, sa sobrang excited niya sa plano, hindi siya natulog. Tapos, may naisip na naman siyang bago. Tapos yung naisip niyang bagong plano, syempre puyat siya, natulog siya, pagising niya, may naisip na namang creative. Bagong plano na naman. Ito malupit, 3 taon na. Nagpa-plano pa rin siya. Pag tinanong mo, kamusta goal mo? Ay, may bago akong plano. Guys, yes, this is a step-by-step process, but please, do it simultaneously. Huwag naman yung, Sir MJ, grabe, meron na akong desisyon. O ba't hindi ka pa nagpa-plano o nagtitake ng action? Sir, next year na. Minamaster ko pa yung decision making. Naka next year na. O kamusta yung action mo, sir? Minamaster ko pa yung pagpa-plano. Aba, teka. Ano yung 7 taon yun? Kung pwede naman, every week, every month, may na-achieve kang maliliit na bagay, why not? Diba? So do it simultaneously, guys. You can actually start with a huge and big vision, a clear vision, pero teka, step by step. Mag-achieve ka ng maliliit na goals na connected, related doon sa vision mo. Take massive action. Dagdagan pa natin ng word. Take massive action. Consistently. Yes. Araw-araw. Do it every day. And again, pag sinunod mo tong structure na to, automatic naman gagawin mo siya consistently. Kasi imagine mo, yung goal mo, sobrang excited ka. Sobrang gusto mo. Of course, gagawin mo. Think about it, guys. Halimbawa, ang goal mo, puntahan yung girlfriend mo na ilang buwan mo nang hindi nakikita. Now, di ba, magde-decide ka kailan. Ano isusuot mo? Saan? Tama ba? And then, pag nag-decide ka na saan kayo pupunta, saan kayo magde-date, di ba ini-imagine mo yun? Mine-meditate mo yun? You mentally rehearse. Paano mo siya i-holding hands? Paano mo siya didiskartehan ng akbay? Ano yung mga music na pakikinggan nyo? Ano yung mga gagawin nyo? Saan kayo kakain? Tapos magbabudget ka pa. There's a specific plan and there's a specific goal. May clarity, malinaw. Tapos, grabe yung excitement mo, sinusukat mo pa yung damit, nagpagupit ka pa, you are prepared. Aaralin mo kung paano makapunta, aaralin mo kung anong sasakyan mo, or kung may kotse ka, magkano yung gas, saan ka dadaan, saan ka mag-exit. So, kung meron kang destination, magkakaroon ka ng tamang direction. Now, here's the catch, guys. Halimbawa, ito na yung araw. Mismong araw na magkikita kayo. Ma-achieve mo na yung goal mo. Eh, umulan. Tuloy hindi. Tuloy. Magpapayong ka o maguhod ka, magja-jacket ka, prepared ka. Naflatan ka. Tuloy. Hangin. Vulcanize. Nagutom ka. Tuloy, kain. Nauhaw ka. Tuloy. May LBM ka. Tuloy. Bakit? Kasi sobrang gusto mo siyang ma-meet eh. Sobrang gusto mo siyang makita. No excuses ka kasi antagal mong pinaghirapan, antagal mong pinilano, antagal mong inimagine. Ganon din sa goals natin, guys. Na kahit anong mangyari, dapat take action. Take massive action consistently. Kahit may humarang sa'yo, tuloy.
So if you are like driving a car, like if you have a company, if you are the boss, if you are the leader, it is as if you are driving your own car. At may sakay kang tao. At yung safety ng mga sakay mo, yung future ng sakay mo, yung destination ng mga sakay mo, nakadepende sa'yo as a driver. Now, habang nagda-drive ka, pwedeng yung kotse mo mabagal, pwedeng yung vehicle mo mabagal, pwedeng yung company mo mabagal, pero ang mahalaga, umaandar ka at may gasolina ka. Ang mahalaga, tinatapakan mo siya, tinutuloy mo. Ang mahalaga, dire-diretso kayo. Inanto ka, itulog mo saglit, magpahinga, and then laban ulit. Ngayon, umulan, bumagyo. Medyo clouded na yung paningin mo. Because negativity and toxicity will actually cloud you. Hindi mo makikita yung daan. Hindi mo makikita yung future. Bakit may nakaharang eh? But since decided ka, may plano ka, ano gagawin mo? Iwa-wiper mo. Iwa-wipe mo lang. Pagka-wipe mo, minsan, ang bilis bumalik ng negativity, wiper ulit. Mabilis bumalik negativity, wiper ulit. Ito dapat mong ginagawa. While driving, may katabi ka. Turuan mo mag-drive. Turuan mo unti-unti mag-drive. Para, pag tagilid ka na, pwedeng siya naman yung mag-drive para sa'yo. Ang tawag doon, building leaders, duplication or multiplication. You multiply yourself para makapag-leverage ka. Pero mangyayari lang yung leverage na yan kapag nagtitake ka ng massive action consistently. Araw-araw. Kailangan mo ng tinatawag na disiplina. Now, nagtake ka na ng action, of course, magkakaroon ng resulta. And most of the time, hindi agad maganda yung resulta. Kaya step number 4 is you monitor. Anong i-monitor mo? Tatlong bagay. Reverse yung monitoring, guys. Yung monitor, step 3. Step 2, bago mo i-monitor yung step 1. Anong ibig sabihin? Monitor your action. Teka, based on the results, you will monitor your action. Teka, baka naman mali yung mindset ko habang nagtitake ng action. Baka naman hindi consistent yung action ko. Baka hindi ako masaya habang nagtitake ng action. Baka hindi na ako excited. O baka naman kulang lang ako sa action kaya hindi ko nakuha. So, base sa na-monitor mo, you adjust your actions. You can do more. You can work harder. Or you can be happier while in the process. Next, pag talagang sobrang tagal na, tapos hindi mo pa rin nakukuha yung resultang gusto mo, check step 2. Kamusta ba yung plan? Tama ba? Baka naman may mali sa plano. Baka naman may kulang sa plano. Baka naman hindi conducive yung planong nagawa mo. Yun yung importance naman ng meron kang mentor, ng meron kang sinusundan, ng meron kang pinakikinggan. So that you can actually reaffirm, teka, tama ba yung plano ko? Teka, tama ba yung sinusundan kong pattern? Teka, tama ba yung structure na ginagawa ko? And the best way to do that is find mentors or references na related din doon sa goal mo or find the mentor na nakuha na niya yung buhay na gusto mo at ginagawa niya yung gusto mong gawin. Alright? Next. Kung talagang taon na yung inabot at ginagawa mo naman yung best mo, sure ka, confident ka na okay yung plano, na okay yung action mo, pero hindi pa rin maganda yung resulta. Baka naman na-achieve mo yung goals mo, pero di ka masaya, hindi ko fulfilled. Baka naman may mali sa decision making mo. Baka naman may kulang sa decision making mo. Baka naman yung mismong goal mo, hindi talaga yun yung para sa'yo at hindi talaga yun yung goal mo. Baka naman hindi mo nasundan yung smarter. Kasi marami akong kakilalang ganyan. Nakukuha nila yung goals nila, pero hindi sila masaya. Marami silang na-achieve, pero hindi sila fulfilled. Ibig sabihin, hindi nasundan yung smarter. If that's the case, you have to go back to step number 1. Mag-decide ka ulit. Start fresh. Start with something new in your life. Start with setting new goals. Maybe bigger goals. Maybe something compelling to you.
At ang pinakamagandang way to actually decide is, huwag kang mag-focus sa na-achieve ng iba. Huwag kang mag-focus sa sinasabi lang sa'yo ng iba. Ang pakinggan mo, yung puso mo. What do you really want? It may take time. But the thing is, very important na naiintindihan mo ano yung gusto mo. Ano yung para sa'yo. Ano yung totoong magpapasaya sa'yo. Now, monitoring, iikot lang yan sa, okay, na-achieve mo yung goal mo. May nakukuha ka na. Just repeat the process. Now, the thing is, what if you are now getting the results that you want? You are achieving your goals little by little. You are becoming more confident. You are spreading love and receiving love. You are being more open. You are true to yourself. Ang dami mo nang na-achieve. It's about time that you start moving forward to step number 5, which is work on yourself. Meaning, this is the time that you actually do self-development and self-love. Kasi, achieving goals will only be sustainable kung may gasolina ka. Achieving goals will only be sustainable if you are growing as a person. Tandaan nyo to. Income does not far exceed personal development. If this is you, this is your income, biglang umangat yung income mo, hindi ka nag-grow, you are not working on yourself, bagsak yan. Tumaas, lumaki yung negosyo mo. Naka-move forward ka sa career mo, pero ikaw as a person, na-stuck ka, ikaw as a person, hindi ka nag-grow. Bagsak din yan. Babalik ka rin sa kung paano ka nagsimula. So, yung level ng success mo, nakadepende yan sa level ng self-development mo, ng personal development mo. So, dapat lagi kang nag-grow as a person. Dapat naka-focus ka sa growth, sa learning. So, bottom line, dapat ikaw nag-aaral pa rin. Continuously learning, attending seminars, workshops, watching videos like this, listening to podcasts like this. Para nag-grow ka pa. Sabi nga ni Jim Rohn, work hard on your job, but work harder on yourself. Kung tinatrabaho mo ang pangarap mo, dapat mas tinatrabaho mo yung sarili mo. Kung dinedevelop mo yung business mo, para ma-handle mo yung business mo, dapat dinedevelop mo rin yung sarili mo. And you can also develop yourself through self-love. And para sa akin, self-love is actually discipline first. It is the highest form of self-love. Ibig sabihin, kung mahal mo sarili mo, aalagaan mo yung mental state mo saka yung physical state mo. And the best is, you also have the discipline to actually build your spiritual state. Yan yung tatlo. Utak, katawan, puso, or spirit. Alright? Now, self-love can also be a form of reward. Na pag may na-achieve ka na, you reward yourself. Kasi part ng self-development mo yun na nararamdaman mo na tuwing may ma-achieve ka, may nadadagdag sa'yo, nag-grow ka. Ang kagandahan, part ng discipline mo is you can also reward yourself with books, with training programs. And here's the best part. You can actually develop yourself through new experiences. Ano yun? Pwede kang umattend ng seminars, workshops, training programs, leadership programs, or travel. Try new things. Kasi sa experiences na yan, dyan ka mande-develop, maliban sa form siya ng self-love, naka-experience ka, naka-try ka, nag-enjoy ka, na-develop ka pa. Kasi may mga na-try kang bagong bagay. So, work on yourself. Dapat lagi kang nag-grow. Now, nag-grow ka na, nakaka-achieve ka na, let's move on to step number 6, which is gratitude. Being grateful. Ang kagandaan, step number 6 can be incorporated and integrated habang nasa step 1 ka pa lang. Pero yun nga yung sinasabi ko lagi eh. Kung kaya mong maging grateful, kahit hindi mo pa nakukuha yung goals mo, mas mabilis mo siyang makukuha.
Pero syempre, what more kung nakuha mo na? Dapat marunong kang magpasalamat. Magpasalamat ka sa nasa taas, magpasalamat ka sa Creator sa nasa taas, sa mga taong tumulong sa iyo, sa mga taong kasama mo, at syempre, pasalamatan mo rin yung sarili mo. Kasi hindi ka sumuko, kasi nag-decide ka, kasi tumuloy ka, kasi nagdere-derecho ka. So it's very important that you are always in a state of gratitude. Parang ganito yan, guys. Halimbawa, meron kang anak. Halimbawa, meron kang anak, meron kang baby. The kid is actually asking for something. Maybe a gift, a toy. Di ba kukulitin ka niya? Di ba hindi siya susuko? Di ba hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya? So ikaw, as the parent, you will actually work hard to actually achieve that, to get that thing, to give the gift. At pag binigay mo na, nakita mo sa mata ng bata, nagniningning, sobrang saya niya, sobrang blissful, at sobra yung pagpapasalamat sa'yo. Ano gagawin mo? Diba ang saya mo rin? Diba sobrang fulfilled ka? At ito pa, diba ang sarap niyang bigyan ulit? Tayong tao na kailangan pa nating trumabaho. Imagine mo ah, kailangan pa nating magpakahirap, we have to take massive action, work hard, build the discipline, build the structure, bago natin makuha yon. Pero kukunin pa rin natin para dun sa bata. What more, yung Creator natin na sa isang pitik lang, kaya niyang ibigay sa'yo. Pero para ibigay niya sa'yo, kailangan maging grateful ka muna. At para bigyan ka pa ng mas maraming blessings, kailangan maging grateful ka. Because the greatest foundation for all abundance will always be gratitude. Because the emotional signature of gratitude is as if nakuha mo na. So ang akin, be grateful, you're achieving your goals. Be grateful, you are growing as a person. But you can also be grateful while in the process. You can also be grateful right now because you are listening to this. You are watching this. Nasa simula ka na. Nagsisimula ka na. Or just be grateful because you are alive. Ang kagandahan, step 6 can be integrated, can be applied to everything. Kasi ganito yan. Kung nandito yung blessing, at nandito ka, kaya hindi nakakarating yung blessing sa'yo, may mga blocks yan eh, nabablock yung blessing. Probably your belief systems, your feelings, your anger, your resentment, yung mga iniisip mong mali, yung mga na-experience mong mali, tapos hindi mo talaga gusto. Pero nawawala yung blocks na yan. Nawawala yung blocks na yan kung nasa tamang state of being ka. And the easiest way to actually be in a good state is being grateful. So be grateful, guys. And of course, balikan natin. Nag-decide ka, nagplano, nag-take ng massive action. Na-monitor mo, nagpaulit-ulit, now you are achieving your goals. Na-reward mo sarili mo, you're working on yourself, lalo kang nag-grow, and now you feel so alive, so grateful. Will you stop? No. Here's the best part. Pag na-achieve mo yung goals mo, the best part is step number 7. Magsiset ka na ng bago. Itataas mo yung standard mo. Kasi ang problema sa iba, kaya hindi nagiging sustainable yung pag-achieve ng goals nila. Tumitigil. Pag may na-achieve, tigil na. Pag may na-achieve, hihinto na. Pwede na to. Pwede na yun. Tandaan nyo to. Always be grateful, but never satisfied. Dapat lagi kang gutom. That's an attitude that you have to adopt. You should always be hungry. Hungry for more, hungry for growth, hungry for more success. Kasi walang katapusan yan. Parang ganito, guys. Kumita ka ng 1 million. Aminin na natin, di ba gusto mo 2 million? After ng 2 million, di ba gusto mo 10 million? Nakatulong ka sa isang tao, titigil ka ba? Hindi. Gusto mo 10. Gusto mo 100.
Nakabili ka ng kotse, di ba gusto mong palitan yung gulong? Gusto mong i-upgrade? Nakabili ka ng cellphone, di ba gusto mong upgrade? It's human nature to actually want more things. And you have to embrace that. Kasi kung gusto mong masustain yung goals mo at gusto mong papataas ka, papunta ka sa growth, papunta ka sa success, aba, dapat yung goals mo patuloy na nag-i-improve, patuloy na umaangat, patuloy na tumataas. Kasi tandaan mo that your life right now is actually a physical manifestation of your standards for yourself. So kung mababa yung standard mo sa sarili mo, mababa yung nakukuha mo. Ang kagandahan dito, since little by little nakukuha mo na yung goals mo, yung dreams mo, pwede mo nang itaas yung standard mo. At pag tinaas mo yung standard mo, nakuha mo ulit, magtataas ka ulit ng standard, nakuha mo ulit, yung beliefs mo sa sarili mo, tumataas. Yung paniniwala mo sa sarili mo, tumataas. And pag in-apply nyo to, step 1 to 7, over and over, I assure you will achieve a lot in life, and that's the time that you will contribute. Na baka ang step number 1 mo na is tumulong sa iba. Na ang plano mo na paano ka makakatulong sa mga tao. Just like what I'm doing right now. So if you like this podcast and video, make sure to follow, like, and subscribe. We are dedicated to actually give you the best value possible. So if you like this podcast, please share this with your friends and give me a 5-star rating. And if you like this video, and I'm sure that you do, please engage, like, and comment with us. And please make sure that if you have questions, feel free to write your questions on the comment section. And guys, this is the end of the podcast. And always remember that everything good starts with a yes. And yes, my name is MJ Lopez, and see you soon.